Grabe, yung mga bata ngayon, parang dumadaan lang sila sa pagkabata. Parang kailan lang yung nagsisimula mag-aral si Teo maglakad. Tuwang-tuwa na nga kami noon kasi wala pa siyang 1-year-old pero ang bilis niyang matutong maglakad. Yung tipong independent pa siya sa'yo sa paglalakad dahil inaaral pa niyang balansin yung katawan niya. Sa isang iglap, ayan, kaya niya na maglakad mag-isa. Nakakapag-travel na rin kami kung saan-saan kasama siya. Para bang sa isang iglap, ang bilis niyang lumaki at ang bilis niyang mag-mature. Yung tipong mga bagay na hindi mo tinuturo sa kanya pero alam at kaya niya na agad gawin. Magugulat ka na nga lang ultimo gawaing bahay alam niyang gawin kahit nanonood lang siya sa'yo. At parang kailan lang din na nagsisimula kaming planuhin yung para sa first birthday niya. Nung nag-umpisa kaming gawin yung mga DIY props para sa birthday photoshoot at first birthday niya. Parang kailan lang na pinaplano namin ang lahat. Tulad ng parang kailan lang pagkatapos ang 2 taong paghihintay ay binigay na siya agad sa amin. At tingnan mo nga naman parang kailan lang na halos 2 taon na rin yung lumipas mula nang ipinagkaloob siya sa amin. Mula nang matanggap namin yung pinakamagandang regalo sa amin ni Lord. Parang kailan lang na nagsisimula kaming mag-aral bilang isang first-time parents. Nagsimula kaming mag-aral kung paano magpalit ng diaper, magpaligo ng isang newborn baby, kung paano mag-sleep train ng baby para hindi ka mapuyat sa madaling araw, kung paanong nagmamadali kaming umuwi dahil may isang maliit na chikiting na naghihintay sa amin pagkagaling sa trabaho. Parang kailan lang nung nagsisimula kaming turuang magpakain ng isang 6-month-old na baby boy. Parang kailan lang na natuto maglakad si Teo at natuto siyang bumaba at umakyat ng hagdan. Parang kailan lang din na natuto siya maging independent sa pagkain, natutong uminom sa baso imbis na sa bote. Parang ang bilis namang dumaan ng mga yon at parang kailan lang ang lahat ng yon. At tingnan mo nga naman ngayon, eto na kami sa 2nd taon. At eto na nga, pinaplano na namin yung 2nd birthday celebration ni Teo. Walang pagdadalawang isip at nagkasundo agad kami ni Daddy na sa Jollibee i-celebrate ang 2nd birthday ni Teo. Dalawa lang kami ni Daddy noong unang beses na pumunta kami sa Jollibee para mag-inquire. Eto na yung 2nd time na balik namin at kasama na namin si Teo at medyo gabi na nga kami nakapunta. Ang daming tao sa Jollibee nung pumunta kami at nag-order muna kami ng foods kasi may ine-entertain pa na iba yung nag-handle ng kids party. Tingnan nyo naman si Teo kung gaano siya kasaya ng mga oras na yan. Nung turn na namin, nagbayad na agad kami ng reservation fee at nag-fill up na ako ng mga forms na kailangan. More than a month pa nga na nagpunta kami para magpa-reserve para siguradong hindi na makukuha yung time slot na gusto namin. Bukod sa paborito naming banding ang pagkain sa Jollibee, paboritong food namin ang pagkain sa Jollibee kahit noong mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami ni Daddy, ay mahilig din talaga si Teo kay Jollibee. Kaya naman hindi kami nag-alinlangan na eto na yung magiging 2nd birthday team niya. Isama na rin sa dahilan natin na gusto din namin talaga ni Daddy ma-experience ang mag-celebrate ng birthday with Jollibee.